At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kaibigan si Senti at binigyan siya ito ng isang libro, The Kwento ni Cinderella. At sinabi niya na tapusin niya na gawin ang sapatos ni Cinderella. At tinapos nga niya na gawin ang sapatos. At nang sinuot niya ay nagtaka siya dahil nag-iba ang anyo niya at pati lugar. At nakita din niya si Prinsipe Haku. At tinawag din siya na prinsesa. Masayang-masaya siya. At laging inspirado siya. Si Nene naman ay inggit na inggit kay Siti. Kaya gumagawa siya lagi na kasalanan para mapahamak si Siti. Isang araw, nagkasakit si Anne. At wala pa silang nagawa ni Ento. Ngunit ang ginawa ni Senti ay kinuha niya ang kanyang datahe at pinapasa niya lahat kay Anne. Pero nakita yun ni Nene at isinumbong niya kay Madam Burango. At may masama ulit siyang bala kay Senti Anne. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? At bakit kayo nakatunganga? Teka, Cindy. Bakit ko konti ang nagawa mong sapatos ngayon? Mukhang mabagal ka na naman ah. Kasi po, medyo sumakit po ang aking kamay. Pasensya na po kayo, madam. Marami tayong gawain ngayon. Dahil maraming order. Kaya kailangan na madaming matahi. Naiintindihan nyo ba, ha? Aba, madam. Yang tatlong yan, pinagluloko po kayo. Kasi binigay lahat kay Cindy, kay Anne ang kanyang natahe. Totoo ba yan, Cindy? Pero madam, ginawa ko lang naman po yon kasi may lagnat po si Anne. Siya ba ang nagtahi niyan, ha? Madam, maawa naman po kayo sa kanya. Oh, Anne! Siya ba ang nagtahi niyan? Sagot ka! Opo, madam. Kasi po, masama po ang pakiramdam ko. Sinabi ko na sa inyo, madam eh. Mga sinungaling ang mga yan. Kaya kung ako sa inyo, para di na tularan, parusahan na ninyo ang mga yan. Aba, aba, aba! Totoo nga ang sinabi ni Nene. Kulasa, alam mo na ang maaring parusa sa mga taong sinungaling. Oh, anong ginagawa mo dyan? Narinig mo ang sinabi ko, hindi ba? Opo, madam! Opo! Kailangan na makulong kayo sa bodega! Mga sinungaling pala kayo eh! Kaya halik kayo! Halik kayo! Sumama pero, kayo sa madam, akin! May lagnat si Anne. Kaya po binigay ko sa kanya yung natahi ko. Madam, maawa na po kayo sa amin. Kanila at nakulong na naman sa bodega. Pero may araw din ang Cindy sa akin. Di pwede na lagi na lamang siyang bida sa lahat. Bakit kasi hindi ako nabiyayaan ng ganday? Bakit kasi ganito ang mukha ko? Kaya kailangan na makagawa ako ng paraan para mapaalis si Cindy dito.
salbahe talaga ang nene na yun. Ate Cindy, kung anong pangit ng mukha, ganun din ang ugali. Oo nga, ang itim pero ang budhi, mas maitim pa sa maitim, di ba? Naku, wala yun. Magpahinga ka na, An. Kasi tingnan mo, mataas ang lagnat mo. Kaya higa ka dyan. Babayaan nyo na lang si Nene? Ingkit lang yun! Kasi maganda ka! Isyo, parang sinubsubang mukha sa toyo! Kayo talaga. Tama na nga yan. Bahinga ka habang nandito tayo sa loob ng budeka. Sama mo naman kami sa pupuntahan mo para makita namin yung sinasabi mong Prince Charming. Kung pwede nga lang na isama ko kayo, bakit hindi? Bahay ka na, Intot. Sige ate, matutulog na rin ako. Ano yung narinig ko? Tumatakas si Cindy? Naku, tapos may narinig pa akong sapatos. At may Prince Charming pa. Ababa, tumatakas ata. Ah, ito may sapatos. Teka nga, pag wala sila, hahanapin ko yun. Ngayon, sasabihin ko na ninakaw mo ang sapatos na yun. Ah, sana makita ko. Hahalungkatin ko ang kanyang mga gamit. Mapapaalis na kayo dito, mga pangit kayo. Wala na akong magiging karibal dito. Humanda ka, Cindy. Humanda ka! Sapatos na yun. Asan na kaya yun? Nasaan na? Bakit di ko mahanap? Ano ba yan? Saan ba tinago ng babaeng yun ang tinahin niyang sapatos? Kailangan na makuha ko yun. Ah, teka. Dito kaya? Ah, ano ba? Asan ka na? Sapatos ka? Saan ka ba tinago? Aba, bakit ka nandito? Di naman dyan ang higaan mo ah, hindi ba? Anong ginagawa mo dyan? At isa pa, bakit mo yan nilabas? Bakit mo ginagalaw ang damit ni Ate Cindy? Aba, pakialam mo ha? Bakit? May pakialam ka? Ha? O chichera ka? Pinapakialaman ko yan. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. At bakit mo hinahalungkat magamit ni Ate Cindy? Susumbong kita. Wala kang pake at kahit isumbong mo pa ako, hindi ako matatakot. Mag-recruit ka pa ng mga kasamahan mong magsumbong. Di ko kayo atrasan. Talaga? Balik mo yan. Naghahalungkat ka ng gamit ng may gamit. Pakialamera ka.
Ababa! Ang tapang ng batang to, ah. Gusto mo, pakan kita, ha? Sige, magsumbong ka. At pag-untugin ko kayo. Ha? Basic! Makaalis na nga! Sir naman, wala akong nilalabag na bata sa negosyo ko. Isa pa, alam ko naman eh, na sinisiraan ako ng mga taong yan kasi nga maganda ang takbo ng negosyo ko. Alam niyo ba sir, madami ang naiinggit sa akin, kaya ganyan ang sumbong sa inyo. At isa pa sir, malinis ang aking negosyo ano? At bakit ako gagamit ng mga bata para magtrabaho? Eh, alam ko naman eh, na bawal at labag sa batasyon. Anong alam niyo sa akin? Walang awa sa mga bata? Walang alam sa patakaran ng gobyerno? Naku naman, sir! Ma'am, pwede ho bang makita ang business permit ninyo, Ma'am Burangot, para ma-check ho namin? Ha? Titignan niyo? Kukunin niyo? Eh, aba sir, eh, nasunog ho yung pabrika ho. Kaya lahat ng mga business documents ko nasunog. Wala akong maipapakita sa inyo na mga papeles. Eh, alam niyo naman, di ba, nung nasunog ang aking pabrika? Pwede ho ba namin makita yung loob na nasunog? Eh, bakit naman sir? Eh, alam niyo, wala na yun. Pinasara ko na yun. Kasi nga, nasunog hindi ba? Eh, ano pang gusto niyong gawin ko? Alam niyo, ma'am, mabigat ang may kakaso sa inyo pag nalaman po namin na nagpapatagbo kayo ng pabrika na walang permit. At pag nalaman ho namin na mga bata ang trabahador ninyo, mas mabigat pa. At oras po na mapatunayan namin, humanda na po kayo. Sir, sinusumpa ko po sa inyo. Walang batang nagtatrabaho sa akin. Kaya hindi niyo ako pwedeng pagbintangan na gumagamit ako ng mga bata na nagtatrabaho. Aba, masama po yan, sir! O ano, mayroon pa ba kayong itatanong sa akin? Pasensya na po kayo, Madam Burangot. Magpapaalam na po kami at salamat po. Tinanong lang namin po kung talagang totoo ang mga sinabi ng mga nagsumbong sa amin. Kung ganun, sige, umalis na kayo. Kulasa! Samahan mo sila palabas! Kulasa! Nasaan ka ba? Samahan mo sila palabas! Kulasa! Ang tagal-tagal mo! Bigi ka ba? Nakatulala ka na naman dyan! Sir, pasensya na po kayo ha, kasi bingi po yung katulong ko. Kaya ganyan, kailangan na sigawan ko siya. Kaya ang nagsumbong na may mga bata akong trabahador dito. Kailangan na malaman ko. Buti na lang at hindi ako nahuli na nagsisinungaling. Sino kaya ang traidor dito sa pabrika? Sino ang nagsumbong? At kailangan na malaman ko kung sino para may gagawin ako sa ginawa niya. Pag nalaman ng mga taong nagpunta dito, malamang malulugi ako. Oo, malulugi ang aking negosyo.
Madam Burangot, bakit po nakasimangot kayo? Oh, bakit ka nandito? May problema ako. Ma'am, alam ko pong kung bakit nagpunta ang mga yun dito. May nagsumbong sa kanila tungkol sa pabrika ng sapatos. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Sinong nagsumbong, ha? Sino pa? Di sina Cindy. At isa pa, madam, walang magpupunta dito kung walang nagsabi na may mga batang nagtatrabaho dito. At bukas ang pabrika ng isa sa mga negosyo nyo. At sinabi ng nagsumbong na may mga bata kayong manggagawa. Sino ang nagsabi niyan? Sinong makatingdila ang nagsumbong sa mga pulis? Aba, sino pa, Madam Burangot, kundi si Cindy? Si Cindy rin po ang nagsabi na wala kayong business permit. At kung ano-ano pa ang sinumbong nun. Maniwala kayo sa akin. Dahil loyal po ako sa inyo, madam. Ganun ba? Humanda ang Cindy na yon. Humanda siya sa akin! Kukunin ko sa taguan ko ang sapatos. Kailangan na makita ko si Prinsipe Jacob. Eto na. Isusot ko na. Unti-unti na ako'y magbabago ng anyo. Makikita ko ulit ang aking prinsipe. May mga batang nagkakarga ng mga bulaklak. Presesa Cindy, pinahanda ko yan para sa'yo. Alam mo, nadarating ako? Oo. Oh, naramdaman ko yan. Kaya alam kong makikita kita ulit. Alam mo, ikaw ang taong espesyal sa puso ko. Ikaw kasi ang mahal ko eh. Aking prinsesa. Ito naman ang ibibigay ko sa'yo. Ang singsing na ito ay tanda ito ng pagmamahal ko sa'yo. Dito ka na. At ipakikilala kita sa aking magulang. Gusto kong makilala ka nila. Sasabihin ko sa kanila na natagpuan ko na ang babaeng pakakasalan ko. At magkakasama ko habang buhay. Ikaw ang mahalaga sa akin, mahal ko. Mahal kita, Prinsesa Cindy. Ikaw ang babaeng ihaharap ko sa dambana. Oh, pero, Prinsipe Jacob... Oh, bakit? May problema? Paano kung di ito totoo? Paano kung panaginip lang ito? At panaginip lang kita? Prinsesa Cindy, kahit ano pa man, kahit sino ka pa, gusto kitang makasama habang buhay. Mahal na mahal din kita, aking prinsipe. Mamahalin din kita habang buhay. Saan kaya si Cindy? Cindy? Cindy, asan ka? Teka. Wala na siya dito. Hindi na ako nahintay. Oh, Cindy, mahal ko. Kailangan makita kita. Kailangan na magkasama na tayo. Mangungulila ako kung hindi kita makita. Kaya, hahanapin kita. Mahal na mahal kita, Prinsesa Cindy.
Cindy! Magpakita ka sa akin! Prinsesa Cindy! Makita pa kaya ni Prinsipe Jacob si Cindy? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Amy Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.